Hi guys! Welcome back sa MSK Genmer or MSK Online Store. Today, ipapaliwanag natin kung ano-ano ang wiring nitong controller na ito. Okay? Alright, ang controller na ito ay ang brand is Li-VAE. Okay, ulit. Li-VAE. So, eto siya. Yan. Ewan ko how to pronounce it, pero ako ang tawag ko dito is Li-VAE. Okay. So, partner yan. Throttle and controller. I-focus natin para mas clear. Okay, yan. So, yan na. Li-VAE. So, ibig sabihin kapag yan yung controller nyo, ang throttle lang na pwede dyan is eto. Okay, hindi pwedeng iba. Hindi pwedeng MR100, hindi pwedeng TF100, hindi pwedeng NJAX, hindi pwedeng G-Pin, hindi pwedeng LH100. Okay? Kasi hindi yan magko-communicate. Alright? Okay, simulan na po natin. Kuha tayo ng props. Alright, so dito tayo. Simula. So, ito. Ano ba to? Red or orange? Orange, ano? Okay. Orange, black. Tapos, dito, black. Actually, naka-jumper lang siya. So, ibig sabihin, kung ano yung nandito, ito rin yung nandito. Ito is power out or voltage out. So, this is 48 volts. Kapag naka-on na yung controller natin, so, ito, 48 volts din to. Black yung negative, and then yung orange naman yung positive. Okay? So, ganun din dito sa kabilang side. So, black, orange. Okay, 48 volts. Power out or voltage out. Okay? So, dyan kinoconnect yung ilaw, horn, ano pa ba? Bluetooth, USB, kung meron, isa mga bagong mower, may ganun eh. So, ibig sabihin, dito yung nakakonnect. Ibang ilaw, pwede rin dito. Pero of course, hindi mo siya i-connecta i-direkta dito. Lalagyan mo ng switch before mo i-connect dito. Kasi kapag kinonekta mo dito, tapos in-on mo yung controller mo, automatic lagi siya naka-on. So, dapat may switch in between. Okay? Alright, next one. Okay, yan. Eto, ganun din. Parehas lang din siya actually. So, isa lang ano, black and white. Tapos pagdating dito, black-white, jumper dito sa kabila, black-white. So, ito yung para sa brake sensor or brake lever. Ano siya, bali, kumbaga, pag nag-brake ka, automatic mag-off yung, or titigil yung motor mo. Ano siya, electronic brake or, yun nga, contact siya na kapag na-close is titigil yung motor mo. Miski naka-throttle ka, titigil siya. Okay? So, dalawa to para sa left and right brake lever. Okay? So, eto naman. Next. Yan. Ano to? Orange? Yellow? Nako-colorblind na ako. Ay, colorblind pala talaga ako. Anyway. So, eto. White. And then, ito yellow. So, para to sa brake light. Okay? Kapag nag-brake ka, gamit itong brake lever kanina. Ayan. Pag nag-brake ka, any of the two, ito naman magkakaroon to ng voltage. So, kung 48 volts to, 48 volts din to. Ang positive is yung white. Ang negative naman yung yellow. Alright, so ang kinokonekta dyan, ilaw, yung brake light sa fender natin. Okay, kung gusto nyo konektahan ng sounds, pwede din. Para halimbawa, nag-brake kayo, gusto nyo may sounds. So, yun, para kakaiba. Alright. Oops, sorry. Tingin natin ante. Ito naman yung connector para sa throttle. Okay? So, ito, standard na to. Kapag nakatanggap kayo ng throttle, tapos meron kayong Joulette connector,
So, ang connection line niyan is, ayan, yan nakikita nyo ngayon sa screen. So, hindi pwedeng iba, hindi nyo pwedeng pag-rumble-rumble yan. Kasi kung hindi, it's either masunog yung throttle nyo or masunog tong controller nyo. So, para malaman din natin ang bawat isa dito. So, etong red, yan yung positive. So, kung 48 volts to, yan yung positive 48. Ito namang orange, siya yung nag-on sa controller. So, kapag inon mo dun sa throttle, so, ito magkakaroon dito ng 48 volts. Okay? So, itong black, of course, siya yung negative. And then, ito namang green. Ano ba ito? Green or gray? Okay, ayan yun sa throttle sensor. Okay? Ito naman, jumper lang to, tong orange. Kita nyo, ah. Ayun, no? Galing siya dito, tapos pumunta lang dito. Ito namang yellow communication. Okay? So, kapag di yan nakakonect, or may problema tong wire na to, or yung throttle nyo, so magkakaroon kayo ng error. Error 6. Or error 7, depende. So, hindi siya under, hindi siya magko-communicate. Kasi ito yung communication wire para dun sa throttle and sa controller. Okay? Alright, next. Okay, ito naman. Ano to? Ito yung para sa hall sensor, sa motor. Okay? So, itong nasa ibabaw, black and red. So, 5 volts yan. Kapag naka-on yung controller, sukatan nyo ito ng boltahe. Black yung negative, red yung positive. Meron diyang 5 volts. Okay, ikutin natin. So, ito naman yun sa sensor itself. Okay? So, yellow, green, and blue. Kapag minessure nyo rin yung voltage ng yellow sa black yung common natin or reference. Ito yellow, itong green, itong blue. Meron niyang 5 volts. Okay? Kapag wala, may something wrong. Okay? Make sure naka-on yung controller para ma-measure nyo siya ng tama. So, ito. And so, sa battery, XT60. Red for negative, black for, sorry, red for positive, black for negative. So, 48 volts po ang battery na kailangan natin dito, okay? So, meron din tong, actually, itong controller, meron din siyang under voltage protection, which is 39 volts plus minus 1 volt. So, ibig sabihin, pwedeng 38, pwedeng 40. So, depende sa situation siguro. So, ayan, 1 plus 1, plus or minus 1 is just a buffer. Okay? Pero I guess hindi to ma-reach ano kasi yung mga battery natin which is merong BMS na more conservative yung protection compare dito. For example, 48 volts, I guess sa BMS mga cutoff niyan 43 or 42. All right? So dito almost 39. So hindi naabutin 'yan. Mauna mag-cutoff yun sa BMS bago tong sa controller. Okay, ito naman, oops, magkasama na talaga siya, no? Para hindi malito yung magko-connect or yung mag-aaral or yung magdi-DIY. So, sa alarm to, with or without alarm, so pwedeng gumana ang unit natin. Okay. Kapag walang alarm, i-on mo lang unit gamit itong power button sa throttle. Kapag may alarm ka naman, you can use the alarm to turn on the unit and to turn off the unit. Okay, hindi mo ma-on ang unit dito sa power on button na to kapag may alarm ka na nakalagay dito. So, this is a 5-wire alarm. Iba yon, may mga iba kasing alarm na 1-wire lang or 4-wire. So, okay. Dito, 5-wire alarm. Positive for red. Negative for black. Itong connector na to, kapag na-connect mo tong battery sa controller na to, automatic meron na rin tong 48 volts. So, hindi mo kailangang i-on yung controller para magkaroon ng boltahe dito. So, may boltahe na agad yung alarm kapag naka-connect yung battery. Okay. Siyempre naman, para kasi 'di ba doon sa alarm mismo, doon ka pwedeng mag-on ng unit or mag-off ng unit. Kaya meron to laging 48 volts, okay?
Ito naman yung signal. So, iba-iba na yan. Signal, so, tatlo yan, pang-on ng unit, pang-lock ng motor, or pang-on ng motor. Okay? Alright, last one tayo. Oops. Alright. Pace wires for the motor. Okay? So, ABC, or line 1, 2, 3, or ano ba? Iba-iba mga tawag, ano? Yeah. RYB, o depende. Pero ang main concern dito, ano, kapag nagko-connect kayo ng motor, minsan kasi hindi siya gumagana or naka-stuck or nagba-vibrate or baliktad ang takbo, huwag kayo mag-alala. Kasi meron talagang flowchart na sinusunod kung paano ang gagawin natin kapag hindi naikot ng tama yung motor. Okay, so ngayon, ayan, yan yung flowchart na sinasabi ko. Okay, so kapag naka-experience kayo ng halimbawa tinapat niyo tong tamang color coding doon sa kumuha tayo ng motor. Okay, itong motor natin. Ayan. Halimbawa tinapat niyo to tama doon yan. Tama yung color coding ano, ganyan. Pero hindi tumatakbo ng tama yung motor natin. Ibig sabihin hindi ibig sabihin na sira siya. Okay? So yung rotation pace lang ng motor ang hindi compatible. So, para maging compatible siya, konting lipat-lipat lang ng wiring. Para hindi kayo maguluhan, sundan nyo lang itong flowchart na to. Ito, naka-flash sa screen natin ngayon. Okay? Kung gusto nyo ng malinaw na copy, i-message nyo lang ako or mag-comment kayo dito. Tapos, isi-send ko sa inyo. Alright? Okay, so, again, this controller is for LeVI, or this controller is LeVI brand. So, yan lang yung gagana sa isa't isa. Hindi pwedeng iba, hindi pwedeng kung ano man. So, yan lang dalawa magka-partner forever. Okay? So, dito may forever. Okay? Alright, once again, this is MSK Jenmer. Thank you for tuning in. Kung may kailangan po kayo na electric scooter spare parts, tingin lang po sa link sa baba. Sa baba po. Meron diyang link ng aming Shopee and Lazada store. So, sana ma-service namin kayo in future. Alright? So, please like and subscribe po para sa susunod pa na video natin about electric scooter. Thank you! Bye-bye!